puri ng Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po ay dakilang kapyastahan ng pag-akyat sa langit sa Mahal na Birheng Maria. Ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama,
maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinisinisang mahal na berheng ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagkasalob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalatian ng berheng ina naming mahal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan na ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kabanang tipan. Kasunod ito ay lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapad din siyang manganak ay napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isipang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3rd bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umago sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol ito ang tinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae na may tumakas patungo sa ilang sa isang dakong nihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos, ipamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yung reyna, palumuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo, Reyna, maningning sa gintot ganda. Sa taglag mong kagandahan, ang hari ang paibigin, sa iyo, Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo, Reyna, maningning sa gintot ganda. Sa masamang masaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo, Reyna, maningning sa gintot ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit, ang bawat isa ay kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagpaparito niya at darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamamahalan at kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos
at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kaulili ang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mga anghel ay masaya, nangiyakyat si Maria, sa langit na maligaya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon nga po ay kapistahan o dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa Mahal na Birheng Maria, katauan at kaluluwa, ang tawag natin ay Assumption. Kung inyo mapansin, ano, at talagang dapat, ano, na ang mahal na ina, ano, muling pagkalooban ng ganong biyaya, sapagkat kita naman natin ang kanyang buhay, no, siya'y isang abang alipin, ano, at namuhay ng malinis na malinis, namuhay ng malinis na malinis, sumunod ng buong-buong, sabi ngayon, buong kaluluwa at katawan niya, buong puso, buong pagkatao sa Panginoong Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Siya pa ang ina ng Diyos. Kaya, muli isang biyaya pinagkalob sa kanya, siya iniakyat ng Diyos sa kalangitan, kanyang kaluluwa at katawan. Napakadali ng kanyang pagpunta sa langit, no? Dahil sa kanyang ginawa, no? Siya'y isang abang alipin, siya'y iniangat,
itinaas ng Panginoong Diyos. Napakadali para sa Kanya nang makarating sa langit, no? Sa ating buhay kaya. Kaya tayo kay ganun din kadali na umakyat sa langit, makarating sa Diyos. Bagamat hindi natin kaya ang Kanyang ginawang pamumuhay, yun na lamang pag-oo sa Diyos araw-araw, mahihirapan tayo dyan. Ano? Yun na nga lamang lagi kapapansin ninyo ang mahal na ina sa lahat ng Kanyang aparisyon, sa Kanyang pagpapakita, para ang tao ay makonvert, ano laging hinihiling niya? Magdasal ng rosaryo. Ano? Magdasal ng rosaryo. Yun na lamang, doon tayo hirap na hirap din. Ano? Hirap na hirap tayo doon. At saka yung pride natin, ano? Tayo maging isang abang-abang alipin. Ano? Tayo hirap. Ano? Ngayon, sa Kanyang araw, special na araw na ito ng mahal na ina, tayo dumalangin sa mahal na ina, nawa, tayo Kanyang biyayaan. Tayo idulog sa Panginoong Jesus na tayo biyaan ng Diyos na isang araw tayo din ano makaranas ng Kanyang naranasan. Hindi man natin magawa yung ginawa niya, pero yung dumating ang puntong tayo dumating sa punto natin na bago tayo mamatay, lumisan sa mundong ito, tayo nakapag-surrender ng ating sarili sa Panginoong Diyos. Yung iking naka-oo din sa Panginoong Diyos. At bilang isang, sabi nga, isang abang alipin, ano, naitaas mo din ang iyong sarili sa Panginoong Diyos. No? Mahirap mamuhay ng katulad ng ginawa ng mahal na ina. Katulad natin sa panahon ngayon. Pero, yan ay biyayang hinihiling sa Diyos. Kaya yan ang ating dasalin araw-araw na sana tayo din isang araw makarating sa kalangitan sa pamamagitan ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. At sa tulong lalong higit sa panalangin ng Mahal na Birheng Maria. Muli, uli-ulitin ko ang Mahal na Ina, laging pag siya'y nagpapakita sa Kanyang mga aparisyon, ang hinihiling, pray the rosary. No? Magdasal ka. Yan ay napakasimple niyan. Pero yan ang effective nating tool para tayo mabilis makarating at makasunod sa kalooban ng Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalam sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
nyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit, nang tanging sambayan ng sa iyo'y nananalig, may pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak noong siya'y maging di na iba sa aming lahat upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Abalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis din isang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag nang tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bundok ng buhay.
Mariyong ina ko, ako rin anak mo kay Kristong kuya ko. Kakain mo ako kay Kristong kuya ko. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sabi sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, pagkalobong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariyang iniakyat sa kalangitan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasana, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kung ikalawa sa lahat, nagamit ang ating main arc entrance. Tayo ay may mga malalaking safe and pre-parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Claygo, clean as you go sa lahat ng lugar, sa loob ng pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po natin tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, sa Agosto 22 ay
pansamantala po munang walang misa sa ganap na alas dos ng hapon bilang daan sa Soltare event na gaganapin dito sa Pambansang Nambana. Ikapito, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio sa 10 ng Setyembre ay isasagawa ang operasyon sa cyst o bukol at cleft lip o bingot sa Pambansang Nambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 19, August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. Loobin mong tularanawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.